Magandang gabi, bayan! Nagkagulo sa ilang vaccination sites sa Maynila at iba pang syudad matapos dumagsang may libo-libo na gustong magpabakuna kanina. Ang itinuturong dahilan ng mga pumila ay ang pekeng balita na hindi papayagang lumabas ang mga hindi bakunado kapag nagsimula na ang lockdown bukas. Nagpapatrol, Jerris Madahan. Alas 7 pa lang kagabi, nagsimula ng pumila ang mga gustong magpabakuna sa labas ng ilang mall sa Maynila. Pinagtiyagaang magpuyat kahit wala namang katiyakan na mababakunahan dahil 2,500 lang ang slot sa bawat vaccination site ngayon. Medyo mahirap po kasi nagkakasingitan po tayo ngayon eh. Dalawa po linya eh. Dahil yung iba po alam ng mali, sumisingit pa rin. Dahil sobrang ano, marami sumisingit. Kailangan po sa trabaho eh. At saka yung pag-uwi at saka pagpasok sa trabaho. Dahil siksikan, napakahirap. Agabi pa kami dito, sir. Bandang alas 2 ng madaling araw nang payagan ng pumila sa vaccination site. Nakuna ng bayan patroller na si John Henry Buenavista ng magtakbuhan ng mga tao papunta sa bakunahan. Kilo-kilometro ang inabot ng pila sa labas ng SM Manila at SM San Lazaro kaninang umaga. At hindi na maiwasan na magkagit-gitan, magkatulakan at magkasigawan. Ganito rin ang sitwasyon sa Robinson's Place, Manila, na nakuna naman ng bayan patroller na si Robert Villanueva. Sa pagtataya ng Manila Police, umabot sa 7,000 hanggang 10,000 ang pumila sa mga vaccination site. Huling araw kasi bago mag-ECQ sa Metro Manila at kumalat pa ang peking balita na hindi papayagang lumabas ang mga hindi bakunado habang naka-lockdown. Bago mag-alas 5 ng umaga, kinansela na muna ang pagbabakuna sa SM San Lazaro dahil na rin sa issue ng seguridad. Bandang alas 8 naman, pinauwi na rin ang mga nakapila sa labas ng SM Manila. Labis itong ikinadismaya ni Aling Estrella na naglakad mula Parola simula kagabi para lang mabakunahan. Papagod kami na napuyat kami pagkatapos ganyan lang nangyayari sa amin. Wala naman palang silbi yung ano, pagkahaba-haba ng pila namin. Sabi kasi nila, cancel yung vaccine, dapat palabasin lahat ng tao doon para fair kasi alas 8 pa lang kami, ano, nandito na kami. Pinausog-usog yung pila tapos yung may iba nandun na yung mga bagong dating. Dapat kung cancel, palabasin lahat yung tao para fair. Paliwanag ng Manila LGU, hindi lamang din umano mga taga-Maynila ang pumila sa bakunahan. Assessment po nila, karamihan daw po ay galing sa Laguna, Cavite, and isa pa pong kalapit dito po. Na karamihan din po ay walang mga QR code, hindi po sila pre-registered. Dismayadong umuwi ang mga taong magpapabakuna sana dito sa Maynila. Nalagay na kasi sila sa panganib dahil sa dami ng mga tao kanina na sayang pa ang kanilang oras dahil sa haba ng pila. Sa kabila ng nangyari, itutuloy pa rin ng Manila LGU ang first come first serve policy dahil hindi umano epektibo ang by appointment system sa lungsod. Pero may apila si Mayor Isko Moreno sa publiko. Hindi mo masisisi ang taong bayan. Talagang yung kaba nila dahil sa Delta variant, no? Talagang gustong-gusto na ng tao ng bakuna. Pangalawa, I think nalito sila sa pronouncement, natakot sila sa pronouncement ng ilang tao, hindi namin kayo palalabasin pag hindi kayo binakunahan, hindi kayo bibigyan ng ayuda, pag hindi kayo bakunahan. I think that confuses our people. But then again, no, tayo ang panawagan natin sa taong bayan na okay tayo pumila, pero maging responsable tayong individual. We will continue to vaccinate people as long as disiplinado kayo. Sa Las Piñas, takbuhan at nagunahan namang makapasok sa loob ng parking area ng SM South Mall ang daan-daang taong gustong makakuha ng first dose ng bakuna. Nahirapan na rin silang pigilan ng mga gwardiya ng mall at mga tanod ng barangay. Pasado alas 2 ito ng madaling araw. Oras pa ng curfew. Nagsimula na rin humaba ang pila at wala ng physical distancing. Marami sa kanila ay mga walk-in.
Sa totoo lang, hindi ko kaya ng ganitong araw. Ito pa naman ang pinakamataas. Sana naman, maayos-ayos naman din ang patakaran dito sa vaccine. Na hindi na kami mapahirapan ang mga tao. Kasi lahat naman talaga kami gustong-gusto namin na mabaksinan. Sa SM Masinag naman sa Antipolo, dumagsari ng mga gustong magpabakuna. Isa naman si Bayan Patroller Krisha Mayanga sa mga maagang pumila sa Robinson's Place Antipolo para magbaka sakaling mabakunahan ngayong araw. Pero matapos ang halos 7 oras sa pagpila, hindi siya pinalad na makakuha ng numero para makapagpabakuna. Sa pahayag ni Mayor Andrea Inares, sinabi niyang dahil sa nangyari ay wala na munang walk-in vaccination sa Antipolo. Pinayuhan din niya ang publiko na maging mapanuri at makinig lamang sa mga balitang galing sa mapagkakatiwalaang sources. Iginiit din niya na nakabase lang sa supply ng bakuna ang kanilang naibibigay at dapat unahin ang disiplina sa pagpapabakuna. Daan-daang metro na rin ang inabot ng mga pila sa iba't ibang bahagi ng Alabang Zapote Road. Lahat nag-aabang na umabot sa cut-off ng 7 vaccination site, na halos lahat ay tig-anim na raang dose lamang ang nakalaan ng bakuna ngayong araw. Marami ang pumila noong gabi pa lang pero pinaalis ng mga pulis dahil sa curfew. Dapat mauna po talaga yung mga nauna nakapila na maayos. Hindi po yung mga sumisinod-sinod lang kasi unfair naman po talaga. Ayan, nagkakatulak ka na po ngayon. Sa kuha ng isang bayan patroller sa labas ng Las Piñas Doctors Hospital, siksikan at gitgitan ang mga gustong magpapakuna nang buksan ang vaccination site kaninang alas 7 ng umaga. Meron po talagang kakulangan sa bakuna, pero once nating natanggap ito, aming i-distribute naman po ito para sa kanila. So naiintindihan po namin na tayong lahat ay gustong maging ligtas at mabakunahan na, pero isipin po rin po natin na hindi natin nakikita ang kalaban. So kahit saan po tayo magpunta, let's maintain the safety health protocol at yung pagiging disiplinado po natin. Pinabulaanan din ng LGU na magiging requirement ang bakuna para makatanggap ng ayuda habang may lockdown. Dahil sa insidente, pinatigil ng Las Piñas LGU ang pagbabakuna sa SM South Mall at sa Las Piñas Doctors Hospital. Inimbestigahan na rin nila ang report na may hindi taga Las Piñas na pumila sa vaccination sites. Iaanunsyo na lamang nila sa social media kung kailan muli bubuksan ang vaccination sites. Pero tuloy pa din ang bakunahan sa 5 pang site sa Las Piñas City. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Sinisiri ng Malacanang sa fake news ang pagdagsa ng mga magpapabakuna sa ilang syudad. Paglilinaw ng mga otoridad, hindi totoo ang kumalat na no bakuna, no ayuda. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Sa bisperas ng implementasyon ng enhanced community quarantine sa Metro Manila, sumugod sa mga vaccination center ang dandang tao para mabakunahan kontra sa COVID-19. Kumalat umano kasi ang mga usap-usapan na ang mga nabakunahan lamang sa COVID-19 ang makakatanggap ng ayuda ngayong ECQ. Pero paglilinaw ni MMDA Chairman Benjamin Abalos, hindi totoo ang balita. Ang sinabi ba naman na kung wala kang bakuna ay wala kang matatanggap ng ayuda? Nagpanik ang mga tao, nagpuntahan ng umaga sa mga vaccination center, nagkagulo. Wala hong katotohanan yun. Huwag tayong maniwala sa fake news. Nagbabala din ang DILG sa pagkalat ng fake news na no vaccine, no ayuda. Ayon kay DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya, ang ayuda na inaprubahan ng Pangulo ay para sa mga mahihirap na pamilya at individual sa NCR, anuman ang kanilang vaccination status. Katunayan, isinasapinal na ang panuntunan para sa distribusyon nito sunod sa parehong sistema ng huling ECQ ayuda noong Abril. Pinabulaanan din ng palasyo ang mga nagkalat na balitang hindi na rin papayag lumabas ng bahay ngayong ECQ ang mga hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Wala pa po tayong mga anunsyo pagdating doon sa mga pagbabawal ang paglabas ng hindi bakunado. Kasi nga po, kinakailangan ma-achieve muna natin yung population protection. Pag nakarating na po tayo doon, eh siguro posible na. Matatandaan na mismo si Pangulong Duterte nagsabi sa huling Talk to the People na huwag hayaan ng mga otoridad na lumabas ng bahay ang mga hindi pa bakunado.
At kung magpumilit pang lumabas, ay eskortan sila pa uwi bago pa umano magkalat ng virus. Nantanungin naman kung may kinalaman ang mga ganitong pahayag ng Pangulo sa mga naglilipa ng maling balita ngayon, ito lang ang sagot ng Malacanang. No, tingin ko po may mga nagpapakalat talaga ng fake news. Meron po talagang walang matinong ginagawa sa buhay nila. Ewan ko ba ba't hindi pa sila ma-COVID, no? Sabi naman ni Chairman Abalos, pinapaimbestigahan na nila sa NBI ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng maling balita. Sa mga nanggugulo, ngayon pa lang iniimbestigahan na kayo ng NBI. At kung mahuli kayo, ipakukulong kayo. Please lang, wag nating guluhin. We are now at a phase na medyo critical ngayon. Importante magkatulungan ng lahat at hindi po kayo nakakatulong. Nilinaw ng DILG na tuloy ang bakunahan kahit naka-lockdown ng buong Metro Manila at ituturing na A4 ang mga lalabas para magpabakuna. Panawagan naman ng Commission on Human Rights sa gobyerno ayusin ang mga protocols para masiguro na hindi na mauulit pa ang mga siksikan ng tao sa mga vaccination sites at tulungan ang mga pinakamahihirap na walang access sa online registration systems ng mga lokal na pamahalaan. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Pinawi ng Philippine National Police ang naunan nitong pahayag na bawal ang atensyondo sa mga authorized persons outside residential A4 sa panahon ng ECQ. Pero ang pakiusap ng pulisya sa publiko sumunod lamang sa mga paghihigpit na isinusulong ng pamahalaan para hindi na rin o para na rin sa kaligtasan ng lahat. Nagpapatrol, Rafi Santos. Kahapon, iginiit ng pulisya na bawal ang hatid sundo sa mga authorized persons outside of residence o APOR. Kung ikaw ay workforce APOR, hindi ka po pwede magpahatid kung hindi ka marunong mag-drive. Ngayon, kumambyo ang PNP sa naunang pahayag nito at papayagan ng maihatid ng mga hindi APOR ang mga APOR basta may maipakitang patunay na sila ay nagtatrabaho sa naturang industriya. Kailangan magpakita ang magmamaneho ng Certificate of Employment ng APOR kung saan nakasaad kung sino ang essential worker, contact information ng employer, pangalan ng driver at description ng sasakyan. Dapat kakabit ng COE ang business permit ng employer ng APOR. Sabi sa teleradyo ni PNP Chief Guillermo Eliazar, kung parehas naman umanong APOR ang driver at ihahatid, walaan niyang magiging problema. Random checking lang din umano ang gagawin sa mga border. Dahil nga po dun sa mga comments, suggestion ng iba't ibang mga sektor, pati na ating lawmakers, So kami po ako po'y bumalik para magkonsulta sa National Task Force through our Secretary Eduardo Anyo. Nagbigay po ng bagong guidance ngayon na i-allow na po yun. Itong mga non-APOR na maghahatid sa ating mga worker APOR. Paglilinaw din ni Eliazar, pwedeng tumawid sa pagitan ng mga syudad ng Metro Manila mga empleyado at negosyanteng nasa ilalim ng essential services. Basta maipakita lang na otorisado ng kanilang kumpanya o trabaho ang mga lakad nila. Pero hindi problema yon dun sa worker, sa ating worker APOR dahil wala silang curfew, wala silang bubble or restriction sa border as long as yung kanilang lakad is work-related. Paliwanag ni Eliazar, imbis na isang malaking bubble ang NCR tulad ng nakaraang ECQ, ituturing na individual bubbles ang bawat syudad sa Metro Manila. Ibig sabihin, bawal lumabas ng kanilang syudad ang mga tao kung hindi sila nagtatrabaho sa essential industries na tinakda ng gobyerno. Sa huli, nakikiusap ang PNP sa taumbayan na sumunod na lamang sa mga paghihigpit na sinusulong ng pamahalaan para na rin umano sa kaligtasan ng lahat. Rafi Santos, ABS-CBN News. Asahan na ang quarantine control checkpoint sa mga boundary ng Metro Manila simula alas 12 mamayang hating gabi. Sa pag-iiral po yan ng dalawang linggong ECQ. Ayon sa Philippine National Police, papayagan naman ang pagtawid sa NCR at mga karating lugar kung mas malapit sa tinitirhan ang makukuhanan ng essential services. At live mula sa Las Piñas, nagpapatrol si Ina Reformina. Ina, ibig sabihin ba pahihintulutan silang makalusot sa checkpoint para halimbawa sa pagbili ng pagkain o gamot? Tama ka dyan, Bernadette. Nandito ako nakatayo sa boundary ng Bacoor, Cavite at Zapote, Las Piñas. Halimbawang residente ako ng Bacoor pero mas malapit ang tinitirhan ko sa Las Piñas kung saan naroon yung butika. Batay sa paliwanag kanina ni PNP Chief General Guillermo Eliazar, itong checkpoint sa aking likuran, dapat papayagan ako na makatawid ng Las Piñas.
Sa parte naman ng Cavite, Bernadette, hindi maghihigpit ang lalawigan sa mga papasok sa kanilang basta't galing lang sa NCR Plus bubble. Nasa general community quarantine with heightened restrictions kasi at hindi ECQ ang Cavite. Ito ang sitwasyon maghapon sa boundary ng Bacoor at Las Piñas at boundary ng Bacoor-Muntinlupa. 24 na oras na may police checkpoints. Sa ngayon, law enforcement checkpoint lang meron kami. So dalawa po sa boundaryhan. So interzonal movement allowed pa rin. So hindi kami masyadong maghihigpit sa mga movement ng mga sasakyan ng mga tao. Ang kaibahan nito sa mas mahigpit na quarantine control checkpoints na iiral sa NCR simula mamayang hating gabi, hindi iniisa-isang inaalam sa checkpoints ng Cavite ang sadya ng mga tao at motorista, basta't galing lang din sa NCR Plus bubble. Ibang-iba ito sa pagsasala na iiral sa mga entry points sa NCR sa pagsisimula ng ECQ, kung saan dapat makapagpakita ng katibayan na authorized person outside residence o APOR gaya ng frontliners at essential workers ang mga nais tumawid. This is to discourage people from going in na wala namang gagawin dito sa NCR. So lahat po yan, kahit saan ka po papasok, Calax, SLEX, NLEX, Rizal. Magbibigay naman anya ng pangunawa ang NCRPO sa unang araw ng pagpapatupad ng ECQ para makapag-adjust ang publiko. Sabi rin ni PNP Chief General Guillermo Eliazar, papayagan ng mga pulis na makatawid sa checkpoints ang mga residente sa boundary ng NCR at mga karatig lalawigan na hindi naman sakop ng ECQ para sa pagbili ng pagkain at gamot at iba pang essential services, kung mas malapit sa tinitirhan kaysa sariling syudad o bayan ang mapagbibilan. Yes, flexible naman ang mga pulis natin kasi nakita na natin yan before. Kung natatayo na sa ACQ at MECQ, doon po sa mga tri-boundary or itong boundary. Kung yung pong pupuntahan naman nila para mag-avail itong mga essential goods and services is nasa kabila lang at malapit, inaalaw naman po yun nung ating checkpoint doon. Pero hindi kasama sa papayagan ng manikurista na si Gina, single parent, 4 ang anak. Nakatira siya sa boundary ng Bacoor at tumatawid sa Las Piñas para ma-home service sa mga suki sa Paranaque. Habang nasa ECQ ang Metro Manila, pagtatsagaan muna ni Gina ang maliit na kikitain sa pagbenta ng pagkain at mga maiinom sa bahay niya. Nagtitinda-tinda po ako tapos may tubo na konti, piso. Nagsasaga po ako dyan. Napakahirap po ng panahon ngayon. Eh, sabi rin din natin masisisi kung bakit napakahigpit. Para po naman po sa atin yun eh. Yun nga lang, may posibilidad na mas maghigpit din sa Cavite, lalo't pinag-aaralan na ng IATF kung isa sa ilalim na rin ito sa ECQ dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. Kapag nangyari ito, ang kasalukuyang law enforcement checkpoint sa lalawigan magiging quarantine control o border checkpoints na. Sa datos ng DOH, nangunguna ang Cavite sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga bagong COVID-19 case sa nakaraang 2 linggo na nasa 4,932. Bernadette, tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan dito sa kinatatayuan ko, pero humihinto lang sila ng bahagya dito sa Zapote Junction kapag naka-red ang stoplight. May mga sasakyan pa rin mula NCR na palabas papunta ng Bacoor, Cavite, at meron din tayo mga motorista mula naman Bacoor na papasok dito sa Las Piñas. Inaasahan natin na ito yung mga naghahabol na makauwi galing sa kanilang mga trabaho o di kaya ay last minute na mga pamimili. Ito naman checkpoint sa aking likod. Sabi ng team leader, ma-augment pa ang personnel o mga tauhan dyan dahil hindi pa yan yung checkpoint para sa ECQ. Ang checkpoint na yan ay nandito na sa loob na ng maraming mga buwan. Bernadette? Maraming salamat, Ina Reformina. Higit 100 bagong kaso ng Delta variant ang muling nakumpirma ng Department of Health. Muli namang nagpaalala ang mga eksperto na doblehin ang pag-iingat ng mga lumalabas ng bahay para maiwasang mahawa ang mga bata sa COVID-19. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Kahit hindi pa kinukumpirma ng Department of Health ang community transmission ng pinangangambahang Delta variant,
Muling nakadetect ng 116 na bagong kaso nito ang Philippine Genome Center. 95 sa mga ito ay sinasabing local case, habang isa ay returning overseas Filipino. 20 naman ang patuloy pang inaalam kung local o nanggaling sa ibang bansa. Sa mga bagong kaso ng Delta variant, pinakamarami ang nasa National Capital Region. Bukod sa Delta variant, nadagdagan din ang mga samples na kumpirmadong tinamaan ng Alpha at Beta variant na kapwa tinuturing variants of concern. Ang magandang balita, lahat ng 116 na bagong detect na Delta variant, mga gumaling na. Pero sa patuloy na pagdami ng nagkakasakit, patuloy ang panawagan na magdoble ingat hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga kasamahan sa bahay. Tandaan ang COVID-19, walang pinipiling edad. Katunayan sa Philippine General Hospital, ang 8 kamang nakalaan para sa mga bata, okupado na. Sa 8 nakakonfined doon para sa COVID, isa ang sanggol na nakatakda sanang gamutin sa sakit sa puso nang malaman na positibo ito sa sakit. 6 ang nananatiling severe o critical case, kung saan 3 ay naka-intubate. 2 naman ay moderate at nagpapagaling na. Ang challenge lang po ay yung kung severe or critical at kailangan ng ICU setup. Yun po ang medyo challenging dahil puno, medyo puno po ang, well, sa adulto ay puno po ang ICU at medyo nahirapan po kaming tumanggap ng ganon. No? Sa pedya po kasi yung 8 beds lang po ang naka-allot sa pedya ward / ICU setup namin. Pero pinaprepara na po na mag-open pa po kami ng 4 na kama para sa mga bata. Sa datos ng Department of Health, as of July 25, may kabuuang bilang na 162,240 ang nagka-COVID na edad 0 hanggang 19 years old. Pero makaraan lang ang isang linggo, nadagdagan nito ng higit 6,000. At kung hihimayin palalo ang edad ng mga batang tinamaan ng COVID, makikitang sa bawat age group, hindi bababa sa 1,000 ang karagdagang nagkasakit. Para sa pediatric infectious disease doctor na si Benjamin Ko, ang pagkakasakit ng mga bata ay maaari naman talagang maiwasan. Hindi magkakaroon ng COVID ang anak ninyo kung hindi magkakaroon ng COVID ang isang matanda. Mm-hmm. Yun ang setup natin sa Pilipinas ngayon kasi lahat ng mga bata hindi naman talaga lumalabas. Mm-hmm. So in the majority of the time, there will be an adult that will be the index case before you get a pediatric patient that will have COVID as well. Bagamat madalas moderate lang ang epekto ng COVID sa bata, hindi naman sigurado kung ganito rin ang epekto ng virus sa kanyang mahahawa. Paalala ni Dr. Ko sa mga magulang, doblehin ang pag-iingat lalo na't may Delta variant pa na kung tawagin niya ay fitter at faster. Mas maikli ang kanyang incubation period. So kung yung incubation period ng Wuhan or the original virus is about 5 to 7 days, ito umikli ng 3 to 5 days. So mas mabilis na siya kumalat. Ang pagbilis ng kalat, hindi ibig sabihin na mas deadly siya. Okay. No? Ang problema lang doon, kasi syempre dahil mas mabilis ang pagkalat niya, pati yung mga immunocompromised, mas madaling tamaan. Mm-hmm. Kasi mas marami na siyang pwedeng mahawaan kesa sa kung hindi siya ganun ka-fit and fast. Paalala naman ni Dr. Anna Ong Lim, kahit ang isang taong malakas ang pangangatawan, pwede pa rin tamaan ng Delta variant. Ito'y dahil mas madami ang viral load ng isang taong meron ito. Pero paglilinaw niya, kahit nasaan pa ang virus, makakapasok lang ito sa ating katawan kung hindi magiging malinis, lalo na sa mga kamay. Merong factor din yung tinatawag na fomites or objects, no? Pero tandaan natin, hindi naman yan pupunta sa mata, ilong, or bibig natin kung hindi dadaan sa kamay. Okay. Pwede na lang siguro kung ikikis-kis mo yung mukha mo dun sa plastic o dun sa upuan, di ba? Hindi naman natin ginagawa yun. So kamay pa rin ang pinagdadaanan. Ang pinakamahalaga ayon sa mga eksperto, bukod sa patuloy na pagsunod sa health protocol, magpabakuna ang lahat ng miyembro ng pamilya. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Nakapagtala po ang DOH ng 8,127 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw.
Dahil dito, umabot na sa higit na 1,627,000 ang kabuuang bilang ng kaso sa bansa, bagamat may tatlong laboratorio ang hindi nakapagsubmite ng kanilang datos. Sa bilang na ito, nasa higit na 66,000 ang active cases. May 176 ang namatay para sa higit na 28,000 na kabuuang bilang, habang higit na 4,000 ang nakarecover para sa higit na 1,532,000 total recoveries. Pasok sa finals at lalaban para sa Olympic gold medal ang Pinoy boxer na si Carlo Paalam. Hindi po naman nakalusot si Yumir Martial sa semifinals, pero naka-bronze medal pa rin sa Tokyo Olympics. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Larawan ng kumpiyansa, focus at determinasyon si Carlo Paalam sa semifinals ng Flyweight Olympics Boxing. Unang round pa lang dominado niya ang Japanese na si Ryomei Tanaka gamit ang solid na kombinasyon. Mas matangkad at mahaba ang reach ni Tanaka, pero basang-basa ni Paalam ang kalaban. Solid sa mukha at katawan ang mga suntok ni Paalam. Sinubukan ng Japanese na itrap ang Pinoy, pero super magalaw si Carlo at hindi maabutan. Kahit lamang sa dalawang round, hindi pa tinigilan ni Carlo ang kalaban, kaya unanimous ang decision ng mga judge. Panalo si Paalam at pasok sa finals. Sure na ang silver medal at alaban para sa gold medal sa Tokyo Olympics. Panginoon daw talaga po. Kayo ang nagbibigay ng dalaw sa lahat ng araw po na nagbibigay ng lakas po. Sa mga coaches po, kulong sa amin po. Sa lahat talaga. Sa suporta po ng Pilipino po. Mag-iisi po at abang kami hindi ng county po. Abi, lahat talaga, dalawang araw pa gano'n namin sa mga panin, pag-aralan talaga namin, sabi ko yun talaga ang ano namin, kahit sa umaga, pag-budget, harap, yun talaga dapat gawin niya. Kaya nung first round pa lang, yung nakita ko sa TV, sabi ko, good, yun talaga yung laban, sabi ko yun talaga, kuha-kuha talaga. Alam na ni Carlo kung dapat nang gawin eh. Kaya talaga pag-lumaksin talaga, may puso at saka isip. Maganda yung preparasyon ni Carlo dahil kahit linggo talagang nagtahinga namin, nagpupunta ng gym talaga yan at talaga nag-insayo ng sarili. At si Carlo, disiplinado yan. Yes lang ng yes yan, masunurin yan. Pinuri rin siya ng mga analyst. A lot of publicity went to Yumir Martial, Nancy Patecio. He was kind of like overlooked, but if you talk to the coaches and the leadership of ABAP, they were so full of confidence that Carlo would make it to the podium. And, if I didn't expect it, I think secretly the ABAP leadership knew he was going to go for gold. Sa Cagayan de Oro, naghiyawan ang pamilya ni Carlo Paalam, pati na ang girlfriend niyang si Stephanie. Hindi yun maalis, sir. Sobra-sobra, sir. At kanina doon ang kaba Nagsaya naman ang makakalaban ni Carlo sa finals, ang boxer ng Great Britain si Galal Yafai, na tinalo ang malakas na taga-Kazakhstan para makapasok sa finals. Ito ang pangalawang Olympics ni Yafal. Ayon kay Carlo, dati na niyang nakasparing si Yafai, kaya medyo alam niya ang estilo ng kalaban. Nakasparing ko niya sa British dati po eh. Ano siya eh, fighter eh, yung gustan talaga eh. Yung gustan niya, yung dikitan, yung fissure niya. Sa August 7, susubukan ni Paalam na makuha ang pangalawang gold ng Pilipinas mula sa Olympics. Hindi naman nakapasok sa finals si Yumir Martial sa middleweight division. Natalo siya via split decision sa fighting machine ng Ukraine si Kiznyak na hindi pa natatalo mula 2016. Happy pa rin si Yumir na natupad na ang Olympic dream at makakauwi siya ng bronze medal mula sa Tokyo. Sa women's golf, humataw ang world number 1 Nelly Korda sa second round. Nakascore siya ng 9 under par sa round 2 at solo leader siya sa minus 13. Lamang ng 4 na stroke sa 4 na golfer na nasa minus 9. Joint 27th si Bianca Pagdanganan na nakascore ng even par sa round 2 ngayon. Nasa minus 2 at joint 27th place pa si Bianca, 11 strokes mula sa leader. Si Yuka Saso, good round ngayon. Minus 3 score, kaya nasa even par at umakyat sa joint 34th place. May good news naman mula sa Philippine Olympic Committee. Lahat ng non-medalist athletes sa Olympics ay bibigyan ng tig 500,000 pesos. Dayan Castillejo, ABS-CBN News.
ipinaalala ng mga LGU na bitbitin ang dalawang essentials oras na lumabas ng bahay. Dahil kung ma-checkpoint at di maipakita agad ang mga ito, posibleng hindi na palalabasin o papapasukin ang mga biyahero. Nagpapatrol, Doris Bigornia. Kung upper ka o essential worker, pwede namang lumabas. Pero kailangang may pruweba ka sa oras na lumabas ng kalsada. Kaliwat ka ng checkpoint kasi ang daraanan mo simula mamayang hating gabi. Company ID at quarantine pass, yan ang essential ngayon. Hahanapin yan sa'yo sa mga checkpoint sakaling tatawid ka ng borders ng mga LGU. Ang Parañaque at Muntinlupa, tinadtad ng abiso ang kanilang mga nasasakupan. Ipatutupad ang batas, bawal lumabas kundi rin lang apor. Naipamahagi na ng mga barangay ang mga quarantine passes. Wala namang mala-blockbuster na pila dahil pwede pa namang gamitin ang lumang quarantine pass. Actually, kami po kasi ginawa namin online, Google Docs, nakakapag-apply po. Ang mga condominiums, ganun din po. We already released 3,200 quarantine pass in our barangay. So, since yesterday po, nag-start na tayo at binabahay-bahay din po natin yung mga stand-alone houses natin. Bukod sa quarantine pass, essential din ang company ID bilang patunay na apor ka at pasok sa pinayagang essential ang business o sektor na pinagtatrabahuhan. Warning ng mga otoridad, huwag nang mga ahas na pikehin ang mga dokumento dahil aarestuhin kayo. Huwag na rin subukang lumabas kung di naman talaga kailangan dahil back to barracks lang ang aabutin ninyo. Yung mga hindi essentials na pupunta, kumbaga yung pupunta sa mga invitations, something parties, birthday celebrations, or non-essential gatherings na bibisita lang, ay hindi po pwedeng papayagan ng mga yon. So, ma-advise sila na mag-U-turn na lang, babalik sa kanilang pinanggalingan. Sandamakmak naman ang border ng Pasay, kabilang ang Manila, Makati, Parañaque, Las Piñas at Cavite. Kaya gaya sa Manila, bukod sa PNP checkpoints, nag-set up na rin ng internal quarantine checkpoints. Sa barangay pa lang, haharangin ka na kung hindi ka apor. Ang San Juan, kaborder din ang Mandaluyong, Makati at QC. Kaya asahan na. Definitely, may checkpoints po tayo dito sa San Juan. In fact, even now that we are still under GCQ restrictions, tayo po ay mayroong checkpoints na. Okay. Ang layunin po ng checkpoint ay siguraduhin na yung mga papasok at lalabas sa San Juan, sila lamang ay authorized. Sa Pasig at Muntinlupa, hindi na kailangan ang quarantine pass. Company ID para sa mga apor at essentials ang kailangan. Pwedeng-pwede rin ang passing through sa mga LGU basta may bit-bit na ID o quarantine pass. Doris Bigornia, ABS-CBN News. Tiniyak po ng gobyerno na sasapat ang supply ng pangunahing bilihin kahit ma-extend pa hanggang 2 buwan ang lockdown. Kaya hindi raw kailangang limitahan ang pwedeng biling basic goods dahil wala namang kakulangan sa supply. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Si Mang Butch ang nakatokang mamili para sa pangangailangan ng pamilya ngayong lockdown. Kahit namamahalan, wala raw siyang magawa kung hindi mamili dahil baka humaba pa ang ECQ. Baka kasi extend na naman yung lockdown ng another week or two. So, nagsisiguro na rin ako. Ang hassle dito, yung baka mamaya pag pumasok ka sa loob, magre-require sila ng kung ano-ano. Si Bing naman, sangkaterbang karne at pang-ulam ang binili para hindi nalalabas ang mga magulang at kamag-anak habang nasa ECQ. I'm just worried about their safety. So, kasi lalo na my mom is a senior citizen and yung mga kasama niya sa house, mga bata naman, mga minor. So, para wag na lang sila lumabas. Kahit may ECQ na, bukas pa rin naman ang mga supermarkets araw-araw. At kahit ma-extend pa raw ang lockdown, tiniyak ng DTI na sasapat pa rin ang supply ng mga pangunahing bilihin. Kalmado lang din ang mga mamimili at wala namang panic buying. Kahit isang buwan, kahit po 2 buwan pa,
aabot pa yung supply natin. Kasi nga, ang manufacturers can produce more. Pagka kinakailangan, kaya nilang magdagdag ng production. We are open naman daily, so we follow what LGU says. So there is no need to do panic buying. Sa pag-iikot kanina ni Jose Castelo, pasok naman sa suggested retail price ang maraming basic goods at wala namang nakitang nagkakaubusang items, kaya hindi raw kailangan limitahan ang pwedeng mabiling basic goods ng mga consumers dahil wala namang shortage. Naglabas na ng utos si QC Mayor Joy Belmonte na naglilimita sa pwedeng biling basic goods para iwas panic buying at hoarding. Alam na natin lahat ng protocols, whether health protocols yan or movement ng goods or sa loob ng retail, hindi na natin nakita ang need para maglagay ng purchase limit. Marami namang supply. Ang grupo ng mga consumer at supermarket owners kontra rin sa paglilimita ng pwedeng bilhing basic goods sa QC. Samantala, simula bukas, iiksi ang oras ng mga bangko sa mga lugar na sasailalim sa ECQ. Ang BPI, mula 9 a.m. hanggang 2 p.m. ang operating hours, maliban sa Iloilo branches na hanggang 1 p.m. lang. Ang BDO naman, bukas hanggang 3 p.m. mula August 6 hanggang 20. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Nagsimula ng mamahagi ng food packs ang ilang lokal na pamahalaan ngayong bisperas ng Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila. Ito'y habang hinihintay pa ang pondo para sa ayuda na manggagaling po naman sa national government. Nagpapatrol siya ng brosyo. Asin at bagoong na isasama sa kanin, yan lang daw kakayanin ni Aling Jingjing ngayong ECQ. Dahil mahal ang mga bilihin at nangangamag 2 linggo walang trabaho ang kanyang asawa. Ang isda, ang kalahati, 100. Uh-huh. E paano kung wala kaming 100, wala ho kaming ulam. Sana mabigyan kami ng tulong. Mangiyak-ngiyak naman si Aling Josie dahil matitigil sa trabaho dahil sa ECQ ang anak na kolektor ng utang. Siya rin ang inaasahan ni Aling Josie para sa pambili ng maintenance sa sakit niya sa puso. Pangulong Presidente, tulungan mo kaming mga mahirap dito sa lugar ng Payatas. Plano sana ng QCLGU na isabay ang ayuda sa mga babakunahan ngayong ECQ. Pero hanggang ngayon ay hindi pa dumarating ang cash assistance. Ang mandaluyong LGU, naghihintay din ng mga pondo mula sa national government. Ang Pasay City LGU, habang hinihintay ang alokasyon ng cash aid galing sa national government, nag-order na ng mga food packs. Sa Marikina naman, giniit ni Mayor Marcelino Chodoro ang kahalagahan ng pamimigay ng ayuda para sa mga residente. Ito yung lahat ng mga maaaring nawala ng pagkakakitaan itong sa pagpapa-implement ng ECQ. Yung vulnerable, lalo na yung mga solo parent na may mga sinusuportahan ng mga anak, yung mga senior citizens na maaaring sila na lamang ang sa pamilya ay sila na rin yung sumusuporta. Bawal po lumabas. Sa lungsod ng Taguig, nagsimula na mamahagi ng relief packs ang lokal na pamahalaan. Aminado si Lolo Remy na hindi nila alam paano iraraos ang 2 linggong lockdown dahil hindi sapat ang food pack na paghahatian ng 2 pamilya. Ay, gagawin po namin lahat ang magagawa namin para magkasya lang. Ayon sa City Social Welfare ng Taguig, 3,000 pamilya kada araw ang nakatakdang bigyan ng relief packs. 300,000 pamilya mabibigyan ng ayuda mula sa 28 barangay. Once lang po yung distribution na ibibigay po, and in case po magkaroon ng additional, pwede naman po sigurong ma-consider. Sa Maynila, Pebrero pa nila sinimula ng buwan ng pamamahagi ng food box sa bawat pamilya Manileño sa ilalim ng kanilang food security program. Si Vice President Lenny Robredo nanawagan ng mas mabilis sa pamimigay ng ayuda at dapat umanong unahin ang mga nawalan ng kabuhayan. Tiniyak naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na may pondo para sa ECQ ayuda. Hindi naman po tayo mauubusan ng pondo, yan lang pong assurance natin sa taong bayan. Umaasa ang mga apektado ng ECQ na maiabot na sa kanila ang ayuda lalo't magsisimula na bukas ang paghihigpit. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Handa na rin ang mga community pantry na magbahay-bahay para mabahagi din ang pagkain ngayong ECQ. Pero ang palala ng Malacañang, dapat makipagnayan ng mga organizers sa mga lokal ng pamahalaan. Nagpapatrol, Zandro Ochona.
Abala na ang mga Navy reservist, mga paring Hesuita at ilang mga empleyadong nawala ng trabaho sa pagre-repack ng mga gulay sa gym ng Ateneo. Sumali rin sa nag-volunteer ang seminaristang Cambodian na sa Pilipinas inabutan ng lockdown. This year, Jesuit will celebrate the Ignatian year, 500 years. So we want to give ourselves to the others. Donasyon ng gulay sa Tanging Yaman Foundation na nag-oorganisa ng community pantry para sa 7 diocese sa Metro Manila. Tayong lahat ay pinagbuklod ng Panginoon. Walang pagkakaiba dahil tayong lahat ay biktima ng pandemya at hindi tayo makakaahon mula sa ating sitwasyon kung hindi tayo magtutulungan. Kanina, naunang kumuha ng gulay ang Diocese of Pasig na nakasasakop din sa Taguig at Pateros. Ihahatid ito ng mga taong simbahan sa bahay-bahay para hindi na kailangang lumabas ang parishioner. At least yung kahirapan, yung gutom ay napupunuan po nitong mga goods. So malaking tulong po talaga ito. May paalala naman ng Malacanang sa mga organizer ng community pantry. Kasi ang anyo po ng ECQ, lahat dapat homeliners, no? Except kung bibili o kukuha ng pangangailangan. Naintindihan natin na importante ang humanitarian relief para dun sa mga wala talagang pambili ng pagkain, pero they have to coordinate with the LGUs. May sagot naman ng mga kongresista. Wala na kang ayuda at hanap buhay, pati bayanihan ipagbabawal. Bakit kailangan ng permit para tumulong sa kapwa? Humanitarian activities at iba pang relief operations ang halos bumuhay sa mga matinding tinamaan ng krisis sa ekonomiya. Ngayon, mas matindi ang lockdown, tapos ipagbabawal nila. Huwag harangan ng administrasyon ang mga inisiyatiba ng mga community pantry na tutulong sa mga apektado nitong militaristikong lockdown at ECQ. Ikinalulungkot ni Patreng ang organizer na maginhawa community pantry na balik ECQ na naman bukas. Nagkumahog sila sa pagre-repack ng kilo-kilong mga sangkap sa lugaw, sopas at mami sa Marikina kanina. Hindi naaabot kung may ayuda man kasi start na ng lockdown bukas. So hinahabol talaga ng community pantries na pag na-lockdown may kakainin, may lulutuin. May mga pamilya nakaasa sa pantry and hindi na kayang antayin yung ayuda kung may ayuda man. Ang Cruz na Ligas Community Pantry naman, ginawa na itong roving community kitchen na magbabahay-bahay para magbigay ng mga lutong pagkain. Kahit hindi pera, ang mahalaga talaga ngayon is pagkain na maihahain natin sa bawat pamilya dito sa komunidad. Bukas, pakbet at lumpiang toge ang ipapamahagi nila sa kanilang lugar, kaya kanina pa lamang ay abala na sila sa paghihiwa ng mga sahog para sa kakainin ng 100 pamilya. Zandro Ochona, ABS-CBN News. Apat na bagyo ang binabantayan ng PAGASA ngayon, pero ang good news, lahat ng mga bagyo ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at hindi na inaasahang lalapit pa sa bansa. Sa ngayon, ang habagat pa rin ang umiiral na weather system sa bansa. At magdudulot ito na maghapong mahina hanggang sa katamtamang ulan bukas sa Zambales, Bataan, Pangasinan at La Union. Dito naman sa Metro Manila, may tsansa pa rin ang panandaliang ulan sa umaga at hapon. Sa mga lalabas para magpabakuna, magbaon po tayo ng payong at magdala po tayo ng pagkain, pareho po ng tinapay para hindi po tayo magutom sa paghihintay natin. Magiging maganda naman ang lagay ng panahon bukas sa Visayas habang sa Mindanao, asahan pa rin ang thunderstorm. Lalo na sa hapon o gabi. Yan po ang lagay ng panahon. Lagi nating tatandaan, ang buhay ay weather. Kaunting galaban. Alam niyo ba na unang sinama ang boxing sa ancient Olympics noong 688 BC? O yun na malipot. 700 taon na nakakalipas. Dati wala pang boxing gloves kundi strips ng leather ang binabalot sa kamay at may nananalang pagbay. Malay. Sa modern Olympics naman, nagkakaroon na ng rules ang boxing kabilang ang pagsuot ng boxing gloves. Unang sinama ang men's boxing sa modern Olympics noong 1904. Mula noon, higit isang siglo pa ang lumipas bago naging official sport ang women's boxing sa Olympics noong 2012.
Dati amateur boxers lang ang pwedeng lumahok sa Olympics, pero noong 2016, pinayagan ng professional boxers. Espesyal ang boxing para sa Pilipinas dahil dito tayo may pinakamaraming Olympic medals. 13 na ang Olympic medals ng Pilipinas at higit kalahati ay sa boxing. Ngayong taon, ang unang beses na may Pinay na boksingero na nakakuha ng Olympic medal. Ito rin ang taong may pinakamaraming medals ng Pilipinas sa boxing. Matapos manalo ng bronze medal si Yumir Marshall at silver si Nesty Petesio, sigurado na rin tayo sa isa pang silver. Mula kay Carlo Paalam na maglalaban sa Sabado para sa men's flyweight finals. Ito po si Kuya Kim nagsasabing mag-aral ng maigi upang buhay ay bumuti. Halik lockdown ng Metro Manila bukas pero tuloy pa rin ang COVID-19 vaccination. Target ngayon ng mga LGU, mas marami pa ang mapakunahan. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Abot hanggang labas ng isang COVID vaccination site sa Malabon ang pila ng mga walk-in na nagbaka sakaling mabakunahan bago ibalik sa 2 linggong lockdown ang Metro Manila simula bukas. Check point kami, nahanapan kami vaccination eh. Talagang kailangan po kapaksin muna bago mabigyan ng schedule. Pag wala, hindi makakapasok. Paglilinaw ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. at ng lokal na pamahalaan, ang mga probisyon ng enhanced community quarantine ay ipatutupad sa lahat, bakunado man o hindi. Hindi magiging dahilan yung hindi ka nabakunahan o nabakunahan ka. Ang kailangan lang naman po para ba kayo makalabas, yun pong malinaw po, yun pong quarantine pass. Tuloy din ang COVID vaccination sa Metro Manila kahit lockdown. Sa Malabon, dadagdagan ng 10 ang kasalukuyang 30 vaccination teams at palalawigin ang oras ng pagbabakuna simula bukas. Mula sa 8 o'clock hanggang 5 o'clock ang gagawin namin hanggang 7 ng gabi. At kung mayroon pa kaming natitirang mababakunaan, yun po'y aming tatapusin. Itataas naman ang Marikina sa 15,000 na individual ang target bakunahan ng first dose kada araw mula sa kasalukuyang 10,000. Magbubukas din ang lungsod ng 2 karagdagang COVID vaccination sites. Kanina, naokupa ng mga residenteng gustong magpabakuna hanggang 2 palapag ng Marikina Sports Center. Mangyari talaga ay yung tinatawag na vaccine rollout at hindi virus rollout. Ay dapat may pre-registration talaga, hindi maaaring walang walk-in. Sa Navota City, dumami rin ang nagpaparehistro online na gustong magpabakuna mula nang i-anunsyo ng lokal na pamahalaan na hindi na muna tatanggap ng walk-in. Para masanay na rin yung tao because pagdating ng ECQ period, talagang walang walk-in dyan because hindi pwedeng lumabas ng bahay unless apor kayo. Dahil bawal ang walk-in, kaunti lang ang tao sa vaccination sites pero mahaba ang pila ng mga gustong magparehistro sa Barangay Hall ng Barangay San Jose. Muli ring nagpaalala ang Quezon City Government na mahigpit na ipinatutupad ang no walk-in policy sa lahat ng vaccination sites nito para maiwasan ang siksikan at posibleng hawaan ng COVID. Sa Maynila, isinasapinalpa ang 24/7 na bakunahan. Pero nakikitang malaking tulong ang higit 200 volunteers na dumaan na sa screening at orientation. Dinetrain namin sila sa sistema on how we manage people. We're a green light. Bakuna na lang ang kulang. Nauna nang tiniyak ng National Task Force Against COVID-19 na ibibigay ang hiniling na 4 milyong dagdag na COVID vaccine doses para maiturok sa Metro Manila sa loob ng 2 linggong ECQ. Ayon sa tagapagsalita ng task force, nakahanda ang national government na tumulong sa mga LGU na mangangailangan ng dagdag na tao para pabilisin ang pagbabakuna. In-alert na rin ito ang mga reservists natin sa medical field, pati na yung mga medical personnel natin in uniform. Nasa higit 10 milyong individual na ang may kumpletong proteksyon sa COVID sa Pilipinas, habang higit 12.2 million ang nakatanggap ng unang dose. Pero 70 milyong Pilipino ang target mabakunahan. Bumilis naman ang pagbabakuna sa bansa sa higit 700,000 doses kada araw noong Martes. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Napurnada ang biyahe sa Paranaque Integrated Terminal Exchange ng ilang pasahero na gusto makaalis ng Metro Manila bago mag-ECQ. Ito'y matapos silang magpositibo sa antigen test. Nagpapatrol, Jackie Marap. Tinatayang 6 agad ang in-isolate ng PITX noong isang araw dahil nagpositibo sa antigen test bago ang nakaschedule nilang biyahe pauwi ng probinsya.
hindi na sila siyempre papayagang lumabas pa, no? At pagkatapos nito, nire-report din natin ito sa mga LGUs. Ini-endorse din namin sila sa Bureau of Quarantine at sa local government City of Health upang sa ganun i-isolate kung kinakailangan o ihatid na sa kanilang mga bahay. Kailangan silang dumaan sa confirmatory test kaya hindi na rin sila nakabiyahe. Hiniwalay sila agad sa mga pasahero lalo na ngayong marami ang nagmamadaling humabol sa biyahe. Dahil bukas, ECQ na sa Metro Manila. Baka abutin ng bukas, eh hindi na makauwi bukas. Marami ng checkpoint, kaya ngayon ako umalis. Mahirap po pagka na-lockdown na wala kayong mga pagkain, tapos wala kayong pera, hindi kayo basta makakalabas ng bahay. Si Mia naman, naghakot na sa Metro Manila ng pang-isang buwang ilalako sa Batangas. Gusto namin bumili ng mga stock gawa nang hindi kami makakaluwas. Ilang buwan na hindi kami nakapagtinda gawa ng bawal sa amin lumabas. Tuloy-tuloy naman ang pasada ng pampublikong transportasyon. Pero mga APOR o authorized persons outside residence lang ang papayagan. Kaya para makampante ang mga pasahero, nauna nang magpabakuna ang mga nasa transport sector. Nariyan rin ang airlines na inuna mga staff na madalas humarap sa mga pasahero. Ang Air Asia Philippines, fully vaccinated na ang lahat ng crew at piloto. We have a peace of mind also to go home our family na vaccinated ka. Kahit fully vaccinated ang mga pasahero, maging ang flight crew, base sa international standards, ay kailangan nagpusot pa rin ng face mask at ng face shield. At di tulad ng ibang transportasyon, dito sa aeroplano, pinapayagan ang magkakatabi dahil sa tinatawag na HEPA filter na sumasara ng hangin kada 2 minuto. Ang Cebu Pacific target na matapos ang pagpapabakuna ng lahat ng mga empleyado ngayon o sa susunod na buwan. Inilista rin ng airline ang mga destinasyon na tumatanggap ng vaccination card kapalit ng RT-PCR test. Pero mahigpit ang pagpapaalala na APOR lang ang papayagan sumakay. Talagang pong may impact. Whatever the government will be imposing in terms of standards, restrictions, etc., it would have an impact, no, on our flights. We will adjust based on whatever those government regulations would be. Ang Philippine Airlines, nagkansela na agad ng ilang mga biyahe matapos i-anunsyo ang ECQ. Ang payo ng mga otoridad, hindi man binawasan ng mga papasadang pampublikong transportasyon, ay huwag nang lumabas kung di naman kinakailangan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Sa batasan San Mateo Road ay pila na rin ang mga motorista bago makalagpas sa checkpoint ng PMP. Live, nagpapatrol si Adrian Ayalin. Adrian, lagi na lang ang alam natin kapag may checkpoint dyan ay napakahaba ng pila ng mga motorista. Bakit ba ganun? Oo, kabayan. Siyempre kasi kailangan talagang posisiyen ng mga pulis yung mga identification cards ng mga dumadaang mga motorista. Itong kinatatayuan natin dito sa Batasan San Mateo Road, ito yung mga nakapilang sasakyan sa likuran natin. Yan yung mga nanggaling ng San Mateo sa probinsya ng Rizal at papasok sa Quezon City, sa National Capital Region. Isa-isang binubusisiyan ng mga pulis yung mga motorista, lalo na yung mga naka-motorsiklo. Pero kanina, ang napansin natin ay tila random inspection lang yung naganap ngayong araw na ito. Dahil kaninang bandang tanghali hanggang hapon ay hindi naman nag-inspeksyon yung mga pulis. Ang nakita natin ay pinaparaan lamang yung mga sasakyan papasok ng Quezon City. Pero bandang alas 5 ng hapon, ng rush hour na, ay talagang nakita natin na in-inspeksyon na ng mga pulis yung mga dumaraan dito na mga motorista. May pakiusap nga lang, kabayan, yung mga motorista rito, lalo na yung mga nakamotorsiklo, at lalo na kung ipapatupad na nga at iiral na yung enhanced community quarantine bukas. Ang nangyari sa mga motor lang eh, hindi may naano yung mga kotse eh. Oo, napatawagan nyo? Paano sila? Sana batas. Oo, para sana eh. Sana bilisan nila yung pag-check. Okay lang mag-check, pero sana bilisan nila. Mahirap kasi yung daanan po, matagal po eh. Ano? Yung daanan po, matagal po, mahirap po makalusot. Medyo abala lang sir ng konti, pero okay lang. Kabayan, napansin din natin na yung mga dumaraan dito kapag nag-inspeksyon yung mga pulis, wala naman yung pinababalik sa kanilang pinanggalingan.
sa San Mateo, Rizal. Pero sa ngayon nga ay mahigpit na itong pag-ubusisi nila, pero pinaparaan pa rin. Ang problema nga lang din, syempre, tukod na yung trapiko, parehong linya itong mga papasok ng Quezon City at yung mga galing ng Quezon City papunta ng San Mateo, Rizal at papunta na rin ng Marikina City. Kabayan? Adrian, marami bang pulis na nag-inspeksyon para doon sa mga katulad niyang mga motor? Napakarami niyan. Eh kung isang pulis lang na nakita ko doon sa video mo, ay talagang ahaba ang pila. Kabayan, ngayon mga lima ang around 5 police personnel yung nakikita natin na naging inspection dito. Rotation din sila dyan. Napapalit lang bago ngayong bandang alas 6 at bagong batch na ito ng mga police. Napansin natin na simula nung Lunes ay talagang dinagdagan naman yung mga police dito. Noong una ay mga dalawa o tatlo. Pero ngayong araw na ito ay 5 hanggang 6 na mga police yung nag-i-inspeksyon dito, parehong sa mga motorsiklo at sa mga nakakotse at mga sasakyan. At yun nga yung antabayanan natin bukas kung talagang mas magiging mahigpit sila at kung meron na hindi papayagan at papabalikin sa kanilang pinanggalingan. Kabayan? Maraming salamat, Adrian Ayalin. Kasado na rin ang ilang checkpoints sa NCR ilang oras bago ipatupad ang ECQ. Live mula sa boundary ng Bulacan at Valenzuela City, nagpapatrol si Raya Capulong. Raya, kumusta ang paghanda dyan sa checkpoint? Bernadette, bagamat normal pa ang daloy ng trapiko dito sa boundary ng Valenzuela City at ng Bicawayan, Bulacan, handa na ang pwersa ng mga pulis dito sa checkpoint para nga sa ipatutupad na ECQ. Company ID at Certificate of Employment ang kailangang ipakita ng APOR para payagan siyang makapasok sa Valenzuela City at yun din ang requirements para naman sa mga papasok ng Bulacan. Maaga pa lang kanina, ikinabit na ng mga traffic enforcer ng Valenzuela ang tarpaulin ng mga traffic advisory. Para ito sa mga dadaang kotse at motorsiklo sa checkpoint dito sa boundary ng Valenzuela City at Maycawayan, Bulacan sa MacArthur Highway. Inayos na rin ang mga plastic barriers. Naglagay po kami ng mga tarpaulin para po alam po ng mga motorista po natin na kung saan po dadaan yung mga nakamotor, tapos yung mga essential na mga sasakyan po. Kanya-kanya po silang daanan. Ang mga pulis naman nagmando na ng traffic at sinasanay na ang mga motorista na magkaiba ang daanan ng kotse at motorsiklo. Nauunawaan naman ng mga motorista ang gagawing paghihigpit dahil sa ipatutupad na ECQ sa NCR. Okay lang naman para rin ma-prevent yung pagkalat ng COVID. Wala tayong magagawa doon. Kailangan talagang ma-check lahat para makita kung sino talagang hindi apor. Paalala ng Valenzuela LGU sa mga motoristang papasok ng lungsod. Kaya mapatunayan nila na APOR sila. Yung ibig sabihin, essential worker sila at may purpose sila kung ba't sila nasa labas ng kanilang mga tahanan. Kahit ECQ, palalawigin naman ng Valenzuela City ang oras ng pagbabakuna sa ilang vaccination sites sa lungsod. I-extend namin yung hours nung iba rin also till 10 p.m. para mas marami pa tayong ma-accommodate. Samantala, tiniyak naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando na pinatindi pa nila ang pagpapatupad ng checkpoint sa mga border nito sa Metro Manila at maging sa Pampanga bilang pag-iingat na rin sa pagkalat ng Delta variant. Bernadette, sa ngayon nakapwesto ng mga pulis dito sa checkpoint pero wala pang paghihigpit na ipinapatupad. Bernadette. Maraming salamat, Raya Capulong. Ibinunyag ni megastar Sharon Cuneta na dumaan siya sa breast reduction procedure noong nagbakasyon siya sa Amerika. Tuloy rin ang pag-audition niya para sa mga Hollywood production. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Hindi mapakali si Sharon Cuneta sa uno niyang virtual media conference kasunod ng pagdating niya mula Amerika. Panay ang pag-ayos niya ng kanyang blouse. Hanggang sa ibinunyag ng aktres, dumaan siya sa breast reduction procedure. Sorry, alam niyo itong strap ng... Pwede ba magsabi ng something? Napunta ako Amerika, di ba? Tumaba ako, pero ng konti lang. Pero may lumiit sa akin. I had my chest. Reduced. I gained so much weight. And then I breastfed Miel. And after gaining and losing, a lot of it was skin and fat.
So no, I didn't have implants. It was all natural, but it all was skin and fat, and so I had it reduced. I said, "Wag na ngayon, ayun, oh, lumiit." Kasabay nito'y ibinunyag din ni Sharon na tuloy pa rin ang pag-audition niya sa ibang international projects. Ito'y matapos hindi matuloy ang sana'y planchado niyang Hollywood movie kasama ang film comedian na si Jokoy. In fact, I have to go back. I have a lot of work now here in the Philippines. Also have some work tryouts in the United States. I've auditioned already for some parts. Well, I didn't get it kasi ang role niya OFW. But the feedback I got was that no matter how you strip her down, she still looks like a woman of privilege. I believe that there's a reason for everything. Pasasalamat lang ni Mega na andito pa rin ang puso niya sa showbiz industry ng Pilipinas. Mahal na mahal ko kasi mahal na mahal nila ako. I am at my best when I feel love. Dasal lang ni Sharon, maibsa na ang hirap ng ating mga kababayan at matapos na ang pandemya. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Tapos na ang pag-uusap ni Vice President Lenny Robredo at Senador Pampilo Ping Lacson sa planong pagbuo na nagkakaisang oposisyon para sa halalan 2022. Dahil naman sa gulo sa bakunahan, naurong ang panunumpa ni Manila Mayor Isko Moreno sa bago niyang partido. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Mismong si Senador Pampilo Lacson na ang nagpahiwatig na tila hindi na uusad ang usapan nila ni Vice Presidente Lenny Robredo para bumuo ng iisang oposisyon na hahamon sa pambato ng Duterte administration sa halalan 2022. Sa ANC, sinabi ni Lacson hindi kinagat ni Robredo ang iniaalok niyang formula para makabuo ng united opposition. The gist of the discussion was unification. Put up a common candidate if possible, against the administration. I offered her a sure unification effort or formula to unite in the end. There was resistance. I won't discuss the details, pero yun ang nakikita ko talaga. Unfortunately, she didn't buy it. Kasama ni Lacson ang katandem na si Senate President Vicente Soto III na makipagpulong kay Robredo. Nakita raw nilang bukas pa rin sa pagtakbo sa pagkapangulo si Robredo. At si Lacson, hindi na rin uurong. Definitely she's open to running. Noon sabi ko, nabasa na yung sakong namin ngayon. Hanggang tuhod na yung basa namin, talagang tuloy-tuloy na ito. We've gone far and deep into the ocean. So to go back, to turn back, parang medyo mahirap ng isipin. Sinagot din ng Lacson-Soto tandem ang bintang na enabler o kasabwat sila ng Duterte administration na gusto lang basagin ang boto ng oposisyon. No, we're not pro-administration. We are not pro-opposition. We are pro-Filipino. That's first and foremost. Now, it doesn't mean that because I'm friendly with the president or that we usually follow the administration line on some pieces of legislation doesn't mean na kami an enabler. I've called out the president a number of times, and I have also praised him. I've always followed a personal credo: what is right must be kept right, what is wrong must be set right. So pagka sinabi mong doon ka lang sa tama at nagkataong tama naman yung ginawa noong nung tao, ba't hindi mo purihin? At kung mali naman, you call him out or you criticize him, hoping that he would listen. Iginiit naman ang tagapagsalita ng Vice Presidente na ilang beses nang sinabi ni Robredo na bukas siya sa presidential race, taliwas sa pinalalabas ng iba. Formal na magdedeklara ng kanilang tandem sina Lacson at Soto sa September 8, nasasabayan naman ng National Assembly ng Administration Party na PDP Laban. Ayon kay Party Secretary General Melvin Matibag, doon ilalatag ang mga pagpipilian nilang kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente, senador at iba pang pwesto. Sa ngayon anya, miyembro pa rin ng partido sina Senador Manny Pacquiao at Coco Pimentel na nakabanggaan nila sa reorganisasyon ng PDP Laban. Sa presidential race, sabi ni Matibag, sina Senador Bongo at Pacquiao ang lumulutang. Pero ang mga leader ng partido, mas pabor umano kay Go bilang standard bearer. Ito'y kahit ilang ulit nang sinabi ni Go na wala siyang balak tumakbo sa pagkapangulo.
ipinauubayan na lamang niya sa Diyos, sa mga Duterte at taong bayan ang pagdedesisyon. Sabi pa ni Go, handa siyang mag-volunteer na maging campaign manager sa sino mang kayang ituloy ang nasimulan ng Pangulo. Samantala, na unsyami ang panunumpa sa Aksyon Demokratiko ni Manila Mayor Isko Moreno bilang pinakabagong miyembro na itinaon sana sa 16th death anniversary ng party founder na si dating Senador Raul Roco. Inurong ang oath-taking ni Moreno dahil nagkagulo ang mga tao sa bakunahan sa Maynila. Pero paniniyak ni Party Secretary General Ernest Ramel, sasanib sa kanila si Moreno. Pero di patiyak kung anong posisyon ang itatakbo nito sa isang taon. The decision of mayors ko at the moment is still up in the air. He may opt to run for mayor re-election after all. Bigla rin daw dumami ang nag-inquire sa social media page ng kanilang partido nung malamang manunumpa si Mayor Isko. Sherian Torres, ABS-CBN News. Inaresto po ng NBI ang isang babae matapos maaktuhang magsasagawa ng operasyon sa isang pasyente para pumayat kahit hindi naman siya tunay na doktor. Nagpapatrol, Nico Bawa. Bakit po, doktor, ang pakilala niyo? Nagpanggap na pasyente ang isang operatiba ng NBI Special Action Unit sa klinik na ito para sumailalim sa fatlay policies. Nang tuturukan na siya, agad nang inaresto ng NBI ang nagpakilalang si Doktora Zella Pablo. Lumalabas sa investigasyon na hindi siya isang doktor. Bagamat may mga certificate courses siyang ipinakita, hindi raw ito sapat para sa mga invasive procedure na kailangan rehistradong doktor ang gumawa. Wala siyang maipakita na katibayan na siya ay licensed na doktor. Ang ginawa niya, sinabi niya sa amin na mag-aaral pa lang siya ng medicine. So, ang pagkakaalala ko, sinabi pa nga niya na mag-aaral na siya this week, mag-e-enroll na siya. Nagsimula ang investigasyon ng matuklasan ng sarili niyang staff na wala siyang PRC ID na requirement ng isang doktor sa kanyang aesthetics clinic. Ikinagulat din nila na pinipilit umano niya ang kanyang staff na estudyante na gumawa rin ng mga procedure. Nagbibigay siya ng instruction na gawin mo to, sa empleyado niya, gawin mo tong ganito, ikaw magturok ng ganyan. Tinuturuan pa, pinupush pa siya mag-inject ng anesthesia, pero nagre-refuse siya. May ganun pong insidente at saka yung pagturok ng gluta, pagtatanggal ng mole, hindi naman po yung ginagawa ng isang estudyante. Ilang pasyente na rin daw ang nagreklamo laban kay Pablo. Yung sa ilong, nawawala yung nilagay. Tapos yung pangalawa, yung sa ilong pa rin, namaga, nagkaroon ng butas sa taas ng mata, between ng mata at saka ng ilong. Tapos yung sa sklero, yung namaga yung yung ugat niya, imbis na mawala, lumaki pa yung ugat at halos hindi na siya makalakad sa sakit. Lumalabas din na ang ginamit niyang PRC ID ay ID ng ibang doktor. Ito rin ang ginamit niya umano para makapagreseta ng gamot. Nalulungkot ako. I have mixed emotions kasi how can you do this thing? Lisensya ng tao, pangalan ng tao, mabigat ang loob ko kasi I cannot imagine you doing this at your age. Bata pa eh, so masisira ang buhay mo. She's not even in the medical field. Tumangging magbigay ng panayam si Pablo. Lumalabas na cosmetic science ang kanyang kinuha na kurso para sa paggawa ng mga produktong pampaganda. Kulong siya sa patong-patong na kaso ng estafa, falsification of documents, illegal practice of medicine at paglabag sa FDA law. Nico Bawa, ABS-CBN News. Bilib na bilib ang ilang celebrity sa husay at galing ng mga atletang Pinoy sa Tokyo Olympics. May alay na kanta mag-asawang KZ Dandingan at TJ Monterde, habang may panawagan naman ang dating Asian Games swimmer na si Enchong D. Nagpapatrol, MJ Felipe. Sunod-sunod ang tagumpay ng mga Pinoy athletes sa Tokyo Olympics. Mula sa panalo ni Heidelin Diaz, Nesty Petesio, pati na sa mga laban ni na Marjeline Didal, Carlos Yulo, EJ Obiena at iba pang Pinoy athletes. Bumuhos ang papuri at words of encouragement ng mga netizens kabilang na ang mga celebrities. Pinaka-latest ang bronze medal ni Yumir Marshall at ang pag-abante ni Carlo Paalam sa finals at tsansang makaginto.
Isa si People's Champ at Senador Manny Pacquiao sa bumati kina Marshall at Paalam at tinawag na solid gold ang kanilang pinakita sa boxing ring. Ayon sa TV host na si Bianca Gonzalez, kaya ng babae at magwawagi ang mga babae. Nakaka-good vibes naman at masarap sa pakiramdam ang panalo ng Philippine team ayon kay Vice Ganda. Para kina Regine Velasquez Alcacid, Karil at Lea Salonga, hindi kailangan humingi ng paumanhin ni Nesty dahil mataas na ang naabot niyang silver medal. Ikinatuwa din ng dating Asian Games at SEA Games swimmer na si Enchong D ang tagumpay ng Pinoy athletes. With the winning of Heidi Lin, ngayon makikita ng bawat Pilipino, lalo na ng mga bata, posible pala. Kaya pala ng isang Pilipino na manalo ng gold medal sa Olympics. Pero noon pa man, pondo na sa training ang problema nila, lalo na yung mga atleta sa probinsya. Sumusuko na sila kasi ang mentality ng mga atleta ng Pilipinas, walang pera sa pagiging atleta. Pero kung tutuusin, kung mag-i-invest lang yung gobyerno natin sa mga atleta natin, kayang-kaya natin. Nakaka-relate naman si Casey Tandingan sa ilang atleta na pursigidong manalo, lalo na nung sumali siya sa international singing competition na The Singer sa China. Yung pressure kasi of representing your country and, you know, trying to wave the flag high doon, medyo iba. Kaya alay ni Casey sa mga Pinoy athletes ang kantang tahanan. Sinulat ito ng kanyang asawang si TJ Monterde noong lumalaban siya sa China at nilalabanan ang lungkot at pressure. Whatever happens, may medal man o wala, manalo man or matalo, you will always have a home to come back to. Kung nasasakal sa hagupit ng mga bakit at mundo mong Tahana. Manalo matalo, you will always have a home dito sa amin at proud kami sa lahat. MJ Felipe, ABS-CBN News. Yan po mga balitang nakakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Patuloy kaming maglilingkod, mga kapamilya. Maraming salamat at magandang gabi. Bayan!